Okay, Resinina, good evening. Resinina. Yes, good evening. Hello, good evening sa iyo, bro. Kamera muna, bro, kamera. Siya, yan ang ano namin dito, ang aming rules na kapag may pumasok na mga kapatid. Yan. Good evening, kapatid Loy. Yeah, good evening. Okay, welcome. Good evening, bro. Anong atin, bro? Yeah, ang tanong ko lang kasi mayroon kami chat group dito eh. Chat group, oo. Sila nga nag-invite sa akin pumasok dito. Okay. Nababasa ko kasi sa wall, lalo na sa ano CFD, CFD, lalo mga yung mga Cebuano speaking na mga Katoliko, nag-aano sila sa wall nila ng MCGI registered religion, sulpot, gumagawa pa sila ng ano cartoons na si Brad Ailey nakapila sa sect, nagre-renew ng ano ng rehistro namin. Eh ang sabi nila, sila daw hindi rehistrado, hindi kailangan kasi tatag daw ni ano ng Diyos at ang namumuno si Kristo. Ngayon ang tanong ko, rehistrado ba talaga ang wala ba talaga kayong rehistro o rehistrado kayo? Okay, napakaganda ng iyong katanungan, bro. So maglalabas muna ako ng referensya, bro, ha, para mayroon tayong batayan sa sasabihin, okay? Ito. Ano ang sinasabi ng ating article incorporation ba 'yon? Wait lang ha. Incorporation ba 'yon? Kalimutan ko yung ano diyon. Ang sabi doon, the Catholic is not registered unlike any other religious organization because the Catholic Church was recognized as juridical person since time immemorial. Yun ang sinabi doon, bro. The Catholic Church was recognized as a juridical person since time immemorial. Yan, bro. Brad, dyan daw sa aklat yan na Partnership and Private Corporation by Hector De Leon. Oh, and inahanap ko yung aking ano dito, yung aking dokumento, Partnership and Private Corporation. Ito, nakita ko. Buti na ano nung title. Ito. Ayan. Ayan dito, sa The Law on Partnership and Private Corporation by Attorney Hector S. De Leon, sa page 532, the Roman Catholic Church is not registered like other religious societies or churches in the Philippines because it has been recognized as a juridical person since time immemorial. Kaya kung ikaw ay wala, kung ikaw ay merong kaalaman sa batas, naiintindihan mo yung termino na recognized as a juridical person since time immemorial, mauunawaan mo na yan. At malinaw dyan, Balidyan, doon na sinabi, not registered like other religious societies. Bakit? At dyan ka magtataka, brother, no? Bakit hindi nakarehistro? So, kasi sa pag nagparehistro ka sa sect, kapatid, alam ewan ko kung alam mo to, kailangan yung founder. Oh. So, hanapin yung founder. Ang founder okay. Namin, magpapatunay na wala rito sa lupa na si Jesus, kaya hindi siya pwedeng i-rehistro. At magtataka ka bakit recognized ng buong mundo. No? So, kahit saan yan, kahit yung kasal, yung ano, magtataka ka, mga pare, hindi naman nakarehistro yan sa sect, pero yung kasal, diretso yan. Ibig sabihin, yan, excuse me, ibig sabihin, sige, nagkakasal po ang pare, hindi sila rehistrado sa sect, wala silang license na magkakasal? Yun, doon ka magtataka, kaya nga yung sinasabi ko, bakit recognize? Basahin natin, ang kukunin ko referensya, yung galing sa Pasugo, May 1987, page 11. Ang sabi ganito, sa ating kukunin yung ano sa INC ni Manalo. Sabi ganito, The Articles of Incorporation of the Church of Christ is but a requirement of the government for the purpose of registration. Oh. It does not intend to explain or expound on the beliefs upheld by the Church. The government agency responsible for this would deny registration of this church if the pertinent documents would state that Jesus Christ is its founder. For it requires founder. The founder's signature to be affixed therein. Sa madaling salita, para marehistro ang isang iglesia, kailangang pumirma ng founder. Hindi pwede pumirma yung iba. Ang founder mismo ang pepirma.
Bakit? Kung sakali may agrabyado, ang fountain ang hahabulin ng gobyerno. Ang Pope ninyo, hindi ba pwedeng pumirma yan? Hindi yan ang founder namin, bro. Hindi yan ang founder, bro. Si Christ ang founder ng Katoliko, bro. Si Christ. Hindi yan ang founder, bro. Ang Pope ay, ano lang ang Pope? Successor of St. Peter. Hindi siya founder. Yes, Brother Rodendo. Rodendo, naalala niyo ba yung katanungan sa kay Ili Soriano? Di po ba tinanong siya, sino ang nagtatag sa 70 Adventists? Ang daling nasagot ni Elisio Soriano, si Ellen Goldwhite. Yes. Sino ang nagtatag sa Iglesia ni Cristo? Ang daling nasagot ni Elisio Soriano, si Felix Manalo. Pero ang tanong, sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko? I-reply mo, Rajendo, di po ba di nasagot ni Elisio Soriano? Biglang nagkaroon ng Alzheimer. Ito. Tinanong si Elisiriano kung ano yung founder ng Katoliko. Ito yung sagot ni Elisiriano. Hindi ko lang papakita yung video dahil tayo tinitira agad sa strike. Hini-strike ka agad tayo, no? Ito na lang. Parinig ko na lang. Ang conclusion ko, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Hindi ko kilala yung mga tao na yun, hindi pa ako buhay noon. Yung religion na yan, hindi ko kilala yung mga tao nagtayo, hindi pa ako tao noon eh, 2,000 years ago. Yan, Brother Wendell, ang sabi niya, hindi niya raw alam kung sino ang nagtayo kasi hindi pa siya tao noon, 2,000 years ago. Bakit sa ipinanganak si Felix Manalo, o itatag yung, halimbawa, yung grupo ng... Seventh Adventist. Oh. Anong taon 'yon? 1863. Oh, naisilang na ba si Elisio Soriano? Hindi pa. Pero alam niya ba 'yung Wendell na alam niya na si Ellen White ang ano, ang founder. Hindi ko 'yan sa one of the Bible exposition na talagang hindi niya alam kung sino ang founder ng Katoliko. Imposible hindi alam, bro. Nagmamahangan lang yan. Nasabi niya 2,000 years ago. Hindi namin sa based on the Bible, hindi namin masabi na ang founder ninyo ay ang Diyos. Bro, kasi, saan binatay ni Eli Soriano? Wait lang muna. Nababanggit ng Katoliko. Oh, yun nga, kung ganun, bro, saan binatay ni Eli Soriano ang sinabi niya na ang Katoliko pala nagsimula 2,000 years ago? Saan niya binatay yun? Wala siyang sinabi na nagsimula. Ang sinabi niya, according nagsimula to yung Catholic Encyclopedia, na natatag ang Katoliko more than 500 years na umakyat si Cristo sa akin. Ipakita ko. Ibalik, bro. Ibalik ko. Pakinggan nung mabuti. Teka, mag-share audio na lang ako para makarating sa kanya yung audio. Parinig natin. Sabi mo, hindi nagsimula. Ha? Pakinggan mo, pakinggan bro. Pakinggan na. Conclusion ko. Konklusyon na yan, Bernardo. Konklusyon na. Iglesia Katolika. Ang konklusyon ko, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Yan. Yan na. Ang nagtanong nito, si Melvin Ocampos. Nandoon kami sa Elizabeth Pharmacy sa Osami City habang nagsasagawa sila na kanilang Worldwide Catholic Bible Study. Tatlo kami pumunta dito. Ako, si Melvin Ocampos, tsaka si, ano, si brother, yung tricycle driver, Brad, nakalimutan ko, kami man lunas. Kaming tatlo pumunta niyan. Pagdating namin doon, ang nagtanong, bibigyan ng Biblia ang makikinig, snacks lang. Tapos pagpasok mo sa pinto, ililista mo yung tanong mo, itatanong mo. Tapos lalagyan ka ng plate name, magsusuri, magtatanong. Yung magtatanong, may snack na, may libreng Bible pa. Yung magsusuri, snack lang. Ngayon ito. Tinanong siya ni Melvin Ocampos, kung hindi si Kristo ang nagtayo ng Iglesia Katolika, sino? Ito yung sagot niya, balikan natin. Ang conclusion ko, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Ayan, sino ba ang nagtayo? Ibig sabihin siya ang pasimula, ha? Sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? So ang issue dito, sino ang nagtayo o kailan siya nagsimula? Kailan nagsimula? Hindi ko kilala yung mga tao na yun, hindi pa ako buhay noon. Ayan,
Hindi ko kilala ang mga tao na yun, hindi pa ako buhay nun. Yang reliyon na yan? Oh, yang reliyon na yan. Ano yung tanong? Iglesia Katolika? Hindi ko kilala yung mga taong nagtayo. Hindi pa ako tao nun eh. 2,000 years ago. Oh, way back 2,000 years ago. Way back 2,000 years ago, first century. Kung nakapagtataka, bakit may dating daan nagsasabi ang Katoliko doon nagsimula 3rd century? Anong 3rd century? Eh, 2,000 years ago, 3rd century. Marunong ba kayo ng mathematics? Kailan nangyari way back 2,000 years ago, 3rd century? Oh, huwag niyo sabihin sa akin, nagkamali Soriano dyan. Kabibig niya galing yan, bro. Eh, narinig ko na yan sa One of the Bible Exposition. Di lang masabi ni Brad Ely Soriano. Oh. Ngayon bro, way back 2,000 years ago, ilang branches meron ng Christianity? Ilang branches? Marami na. Marami, kung mabasa ko isa lang. For the first 1,000 years ago, bro, for the first 1,000 years ago, ilang Kristiyano ang umiiral? Kung mabasa ko isa lang. Oh, sige, basahin mo. Oh, sige, basahin natin na isa lang talaga, no? Ito, ilabas ko yung referensya na isa lang. Okay. So, at ipakita sa kanya na isa lang ang relihiyon way back, for the first 1,000 years. Ito ha, wait lang ha. At bro, mamaya, ilatag mo sa kanya sinong founder ng MCGI din ha, para magkaalaman at kailan tinatag. Okay. Ito na, at ipakita kung... Si kung ano ilang sabi niya marami na daw branches ng reliyon, no, maraming branches, pakita natin ito. Okay. Etong sinasabi. Ayun. Ayon sa Young Student Learning Encyclopedia page 2684. For the first 1,000 years, palakihin ko na lang muna, no. Ayun, para makita talaga yung letra. For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. All Christians, ha? Ibig sabihin, mula namatay si Kristo, bibilang ka mo ng 1,000 years. One religion, Christianity. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal. And for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Yan na? Sabi niya, marami na kunong branches. Sabi, there were no separate sects or branches as there are today. Saan mo nabasa yung source na yan sa na Catholic Church ang tawag ng unang Kristiyano? Ay, hindi mo ba alam, bro, na si Bishop Ignatius of Antioch ang nagbigay ng pangalang Catholic Church? Hindi mo alam yon? Kasi pag nababasa mo kasi sa Biblia. Hindi, alam mo ba yan, bro? Alam mo ba yan? Kung hindi alam mo alam, yan, nabasa ko sa history books yan eh. Oh. Ayan, sige. History basa mo kasi sa Biblia. Way back tayo, bro. Ang binanggit na Catholic Church doon, lahat iglesia ng Diyos, kahit si Bob. Inamin mo ba, bro, na ano? Bro, sige. Walang mabasa. Sige, ikaw tatanungin ko dito. Tinatanggap mo ba, bro, na ayon sa Biblia ang iglesia nakarating sa Antioquia, yes or no? Ah, nakarating. Nakarating. Oh. Tinatanggap mo rin ba ayon sa Biblia na ang mamahala sa iglesia ng Panginoon mga obispo, yes or no? Ang mga obispo, yan ang bilin talaga sa ngayon tanong. 28. Ngayon, ayon sa Biblia, sino ang unang obispo ng iglesia sa Antioquia? Ah, walang naka-record sa Antioquia na... Bakit walang record ang Biblia? Kala ko ba kumpleto? Kasi yung sinasabi niyong obispo na namamahala sa Antioquia, gawa-gawa na lang yan from the Vatican. Anong gawa-gawa, bro? Inaamin mo, bro, na ang iglesia nakarating sa Antioquia. Inaamin mo, di ba? There was no record talaga na meron. No, ngayon, na sila nakarating sa Antioquia. May obispong namamahala o wala? Meron. Lahat o sino ang unang obispo? Na nakarating. Merong obispo. Sinong obispo, bro? Bigay ka. Ah, hindi ko alam kung sino yan. Ayan, bakit hindi mo alam? Sa pangalan. Bakit hindi mo alam? Pero kung ang pangalan, I don't accept it. Kasi invento nyo yan eh. Anong invento? Hindi si Ignatius. Sadali, bro. Diyan doon. Hindi si Ignatius. Sino? Sige, ate ipakita ang list of bishops of Antioch.
para ano, para okay, makita ito, niya. Pag tinutulan niya yan, kailangan mayroon siyang tama. Pero, ano? Oh, sabi ni yan mismo ang ano ni Soriano, pag sinabi mong mali, oh, dapat alam mo ang tamang sagot. Tama, oh. Yan yan mag-isip ni Soriano. Kung mali ang bishop namin yan na sinasabi mo, bro, eh sino? Eh kung wala ka mabanggit, eh di wala, eh di mas ano kami. Wala, wag nating kontrahin ang Biblia. Pag sinabi ng Biblia, hindi, wala kinukontra, bro. Ikaw ang kumukontra. Upang well, linlangin lang ninyo ang mga tao. Hindi, wala hindi pangalan na mabanggit sa Biblia. Bro, galing sa Biblia doon. Nagsabi. Sabi mo may bishop, tama? Sabi mo may bishop, di ba ikaw mismo nagsabi? Sabi mo may bishop eh. May bishop o wala? May bishop. Oh, o ngayon, sino ang unang bishop of Antioch? Inaamin ko yung may bishop, pero hindi pinangalan. Sino ang unang bishop of Antioch? Kayo lang ang pangalan. Sino ang unang bishop of Antioch? Brajando. Dali, pasagutin natin, bro Wendell. Sino? Mas maganda ito para maano natin. Brajando. May pakita natin na ang dating alam, ang dating daan, wala talagang alam. Oh, sino ang bishop? Kasi feeling magaling eh. Sandali, sabi mo may bishop. Sino ang bishop? Sino ang bishop? Nagmamalaki ka, may bishop. Sino? Sino ang bishop? Wala nga wala sinabi na ang Biblia kung sino ayun ang bishop. Ayun! Wala nga, wala alam. Yan ang yes, Balu Wendell. Malinaw ang sinabi niya, basta wala sa Biblia, di na umano, dapat paniwalaan. Kaya nga, sa tanong na sino ang bishop, wala daw sa Biblia, so therefore, di na pwedeng dagdagan. Ito lang ang itanong ko sa kanya. Dahil ang ginamit ni Elisio Soriano, Church of God. Di ba? Dahil mabasa sa Biblia, Church of God. Pero, ang nakarehistro nila, Church of God International Incorporated. Nasa Biblia ba yan? May members, bro. May dagdag. Nasa Biblia ba yan? Saan members sa Biblia? Church of God International. May dagdag. Ganito, kaya tinawag namin yung Members Church of God International. Hindi paliwanag. Hindi yan yung tanong. Hindi yan yung tanong. Sagutin yung tanong. Saan yung international sa Bible? International over the world ng Church of God. Hindi. Hindi yan tanong. Sabihin niya pala, Brother Angel. Ang ibig niya sabihin niya pala, tinawag lang nila, hindi tinawag ng Bible. Okay. Klaro. Klaro sila lang pala. Ginawa lang nila pala. Ginawa nila. Wait lang muna. Ito muna tayo, ha? Ang sino ang inyong overall servant ngayon? Si Daniel Rason. Daniel Rason. Before ni Daniel Rason, sino ang overall servant ninyo? Eli Soriano. Brad Eli Soriano. Before ni Eli Soriano, sino ang overall servant ninyo? Sino ba yung matanda na yun? Si Perez. Si Nicolas Perez ba, ang iglesia ba na pinamamahalaan ni Nicolas Perez ba, iniwanan ni Soriano o nanatili siya doon? Iniwan. Iniwan niya. Nung namatay si Nicolas Perez, iniwan niya kasi babae na ang namamahala. Dahil si Libita Gugulan ang successor, hindi ba? Awal sa Biblia yung babae. Yan nga. So si Libita Gugulan. So ibig sabihin, umisplit si Soriano, umisplit siya doon sa kay Nicolas Perez. So, nagtatag siya ng kanya panibagong iglesia. Yan ba, hindi ba? Nagtatag siya. Ayan. So, sinong founder ninyo? Mag-i-istro siya. Sinong founder ninyo? Ilo Soriano. Si Ilo Soriano. Incorporated. Sige. Hindi si Jesus. Sige, ating yan pa. Sa Biblia, ang founder nyo talaga, wala talaga kayo. Wait lang bro. Atras pa tayo, bro. Atras pa tayo. Bago sumulpot ang Catholic. 500 years na, more than 500 years nang umakyat si Kristo sa langit bago kayo sumulpot. Mali ka, Barjando. Ako muna, Barjando, ha. Bago mo sabihing wala kapatid sa Bible, dapat alam natin yung mga term, no? Tanungin kita, bro. Anong pagkakaalam mo sa salitang Katoliko, bro? Yan. Yan pa, ha. Yung Catholic Church. That is a universal church. Universal, ibig sabihin? Ano ang dahilan? Bakit nilagyan nyo ng Roman? Mali na. Wag mo kang redundant. Redundant ka kung maglatag ng argumento eh. Kaya ka hindi makaunawa. Kasi sabi mo, wala yung Katoliko. Mamaya na yung Roman. Masasagot din natin yan. Yung sinasabi mo, wala ang Katoliko sa Bible. So, dahil na tinanong kita na yun palang Katoliko, ibig sabihin, for all nation. Tama ba? That is a universal church. Okay, universal for all nation. So kung
kung makabasa ako sa Bible ngayon na yung iglesia ng Diyos ay tatawaging bahay ng langinan para sa lahat ng mga bansa, so aaminin mo na ngayon na yung Katoliko pala is biblical. At totoo yan, biblical talaga yung Katoliko. Ah, so mali yung sinabi mo galina na wala sa Biblia ang Katoliko. Ang ano dyan, ang Roman Catholic Church. Hindi. Wait lang, bago yung Roman. So mali yung sinabi mo kaganina na wala sa Biblia ang Katoliko, nasa Biblia pala. Ganito, ang mindset natin. Hindi, wag mo muna yung mindset mo, bro. Hindi, panawag ng mabo. Barilay, tanong ko lang sa'yo, no? Kasi sinabi mo ganina, wala kayo sa Biblia eh. So, gusto ko lang pamalian 'yon. At kasi inamin mo na ngayon na biblical pala ang Katoliko. So, yung sinabi mo kaganina na wala sa Biblia ang Katoliko, mali pala 'yon. Nasa Biblia pala ang Katoliko. Merong Katoliko sa Biblia. Okay nga, so mali yung una mong nasabi kaganina. Universal Church. Pero pag sinabi mong Roman Catholic Church, yun. Kasi kaya nga, so ang problema mo ngayon, bakit nasabing Roman Catholic? So, yun lang ang problema mo ngayon, bakit Roman Catholic? Bro, Dundry, sabi niya kanina, Catholic lang eh. Kaya nga, kinaklaro natin pa rin, Jel. Kinaklaro lang natin para matulungan din natin sa kapatid. Na ang problema mo na lang ngayon, ang problema mo na lang ngayon, kapatid Mary, is Roman Catholic, kung biblical ba yan? Kasi, bakit nilagyan nyo ng Roman? Di mali tuloy, universal na, Roman pa. Okay. Ayos, Bro Wendell. Ito lang, dahil ang komentaryo niya mali, bakit universal, Roman pa? Ito tanong ko. Sa Roma Kapitulo 1, versikulo 7. What's the reason behind? Sasagutin ka na, bro. Bro, Renay. Sasagutin ka na namin para maunawaan mo. Makinig ka para maunawaan mo. Tulungan ka namin. Muna, dahil sabi ni Elisio Soriano, pag magtanong, dapat makinig. Yun, galing yan kay Horacio, si Elisio Soriano. So, ang sabi mo, ang mali lang ay dinagdagan ng Roma. Kaya ang tanong ko, sa Roma Kapitulo 1, versikulo 7-8, na ang pananampalataya ninyo sa Roma ay lumalaganap sa buong mundo. Tanong, ang paglaganap sa buong mundo, Catholic. Yung sinabing ang pananampalataya ninyo sa Roma, lumalaganap sa buong mundo, Roman Catholic ba yan o hindi? Ah, hindi. Wala sa Biblia. Ano yung pananampalataya ng mga taga-Roma na lumaganap sa buong mundo? Kasi ang binabanggit ni Kristo nung binati nila. Hindi naman si Kristo nagsasalita sa Roma, sa Pablo. Iglesia na nasa Roma. Hindi sinabing Katolik na nasa Roma. Yun nga. Tinatanong kita, bro. Ang sabi sa Roma 1:7 hanggang 8, sinabi ni Apostol Pablo, ang inyong pananampalataya sa Roma lalaganap sa buong mundo. Ang tanong, anong pananampalataya ng Roma na lumaganap sa buong mundo? De, ganito yan. Ang reason yan, kung bakit nyo nilagyan ng Roman for identity. Bro, sagutin mo lang, bro. Yung Roma 1:7 hanggang 8, biblical to eh. Bible to eh. Bible study to eh. Mag-Bible study tayo ngayon. Okay. Ang sabi sa Roma 1:7-8, sinabi ni Apostol Pablo, ang inyong pananampalataya sa Roma lalaganap sa buong mundo. Yan sabi ni Apostol Pablo, Roma 1:7 hanggang 8. Ang inyong pananampalataya sa Roma lalaganap sa buong mundo o magiging bantog sa buong mundo. Ating basahin na lang sa Biblia, Roma 1:7 hanggang 8 para mayroong batayan ano. Sabi ganito. Tingnan mo bro ha. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinatawag upang maging banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig kasi lumaganap nga. Anong pananampalataya ng Roma na lumaganap sa buong daigdig? Kristiyano. Ano yun? Katoliko o hindi? Hindi. Hindi Katoliko. So anong religion ang nasa Roma ngayon na balitang balita at laganap na laganap? MCGI Katoliko.
Hindi. Ano yan? Hindi, ang tanong, simple lang ang tanong. Iglesia ng Diyos ang binabanggit. Bro, accepting without admitting na hindi Katoliko ang nasa Roma ngayon. So MCGI, kasi kayo ang naniniwala kayo na kayo ang tunay eh. So dalawa lang, huwag na natin iisali ang ibang reliyon. Catholic and MCGI. So binasa ni Brother John Doe malinaw na ang pananampalataya ng mga taga-Roma ay naging bantog. No? Balitang balita sa lahat ng mundo, kaya nga Katolik kasi balitang balita sa lahat ng mundo. So ngayon, ang tanong ni Brother John Doe, anong relihiyon ngayon ang balitang balita na nasa Roma? Dalawa lang papipilian, Katolik, MCGI, sagot. Ano sa Roma ngayon, the modern Rome is Catholic. Okay. MCGI. Hindi MCGI pala. That is Iglesia ng Diyos, hindi yan Catholic. Wala, hindi pala MCGI. Hindi. Ito pa, maganda ito. Mag roll call tayo muli ha. Eli Soriano, ang ano nyo ngayon, si Daniel Rason, before Daniel Rason, Eli Soriano, before ni Eli Soriano, si Nicolas Perez, before ni Nicolas Perez, sino? Alam mo? Dating iglesia si Nicolas Perez eh. O yan nga, si Nicolas Perez galing kay Teofilo Ora. Hmm. Oh, si Teofilo Ora galing kay? Kay Manalo. Felix Manalo. Ibig sabihin, ang inyo palang iglesia, ang authority ninyo iglesia, nagmumula kay Felix Manalo. Ah, hindi. Connected lang, connected. Teka. Paanong hindi? Eh, yun nga ang linya ninyo, di ba? Humiwalay si Perez. Si Felix Manalo, hindi kinuha si Ora bilang ministro, tiniwalag. So, si Ora nagtayo ng kanyang iglesia. So, siya yung founder. Hindi si Jesus Christ. Tapos, sa kanyang iglesia, sumama sa kanya si Nicolas Perez na dating ministro ni Manalo. Tapos, si Nicolas Perez, humiwalay din. Tumiwalag din kay Teofilo Ora. Tapos, tinayo ni Nicolas Perez na iglesia, doon naging kaanib si Eliseo Soriano sa edad ng 17. Ngayon, nung namatay si Nicolas, ang kanyang successor, si Levita Gugulan. Dahil hindi natuwa si Soriano, tumiwalag din naman siya. Ang tanong, saan kinukuha ni Eli Soriano ang kanyang authority na magbautismo, mangaral, kung siya pala ay tiwalag lang galing kay Nicolas Perez? Sa Biblia, ang authority niya nang gagaling. Ang utos ni Cristo. So wala yung pagpapatong ng kanya. Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Pumayo kayo, magbautismo. Teka, wait lang. Ibig sabihin, hindi nagamit kay Soriano yung authority ng pagpapatong ng kamay. Oh, wala. Hindi kami naniniwala dyan sa pagpapatong ng kamay. Nagdadagdag. Oh, hindi siya naniniwala, Brother John Ray. Meron bang talata sa Biblia na ang authority na ipapasa sa pagpapatong ng kamay o wala? Meron. Nandun sa kay Timoteo. Timoteo, unang Timoteo 4.14 yata yun eh. Wait lang nga siguro. Basahin natin. Oh, sabi ganito. Biblical yan bro, ha? Biblical. Kayaan ang kaloob na ibinigay sa iyo ng magsalitang mga propeta at ipatong sa iyo ng mga matatandang pinuno ng iglesia ang kanilang kamay. At Brother John Doe, kahit si San Pablo bago siya nangaral, pinatungan muna siya ng kamay. Basahin mo na dyan doon sa 1 Corinto 13, 1 hanggang 3. 1 Corinto 13, 1 hanggang 3. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig para lamang akong kampanang umaaling ng kumpiyan. Romans 13. Romans ba yun? Nakalimutan yung talata. Anong talata ba yun? Bago si San Pablo pinayagan ng mga matatanda, ibig sabihin ng mga elders of the church na mangaral, pinatungan muna siya ng kamay. Ano ba talata yun? Nakalimutan ko. Wait lang ha. Si Ananias ang nagpatong ng kamay sa kanya. Hindi yung kay Ananias, pagbinyag yun eh. Yung talagang ano, yung talagang bago siya mangaral, pumunta muna siya sa mga matatanda para patungan ng kamay. Anong talata yung balang nandun? Gawa 13:1 hanggang 3. Gawa 13:1 hanggang 3. Wala dyan doon, gawa pala. 13:1 hanggang 3, sabi ganito. Basahin mo. May mga propeta at mga guro sa iglesia sa Antioquia. Meron palang mga guro doon. Sabi ng D,
Tito, sina Bernabe, Simeon na tinatawag ding maitim, Lucio na taga Sirene, Manaen na kababata ni Herodes na pinuno ng Galilea at Saulo. Habang sila nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod din nyo sina Bernabe at Saulo. Yang Saulo na yan, si Pablo yan. Pablo, oh. Sila'y pinili ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinahayo na. Ayun. So, ang authority na ipasa kay Apostol Pablo sa pagpapatong ng kamay. Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, pinatungan din si Timoteo ng kamay kaya naipasa sa kanyang authority. Sabi nyo, hindi kayo naniniwala dyan. Tama ba yung narinig ko? Oh, talagang hindi kami, ano, nagpapapatong ng kamay. Ano ang sabi ni Apostol Pablo sa sumasalungat kanilang turo? Galacia 1:8. Subit nawa ng Diyos ang sinuman kami o maging isang anghel galing sa langit na mangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa ipinangaral namin sa inyo. Sumpain pala yun. Si Pablo nagtuturo kasi pinatungan siya ng kamay. Kasi Timoteo pinatungan nila ng kamay. Tapos kayo ayaw niyang maniwala dahil lang sa reason na walang nagpatong ng kamay kay Eliseo Suriano. Tinan yung mali niya. Ito pang isang mali nila. Sabi nila, hindi kami ang tunay na iglesia. Umanib lang kami. Di ba yun ang namin. Umanib. Nang umalis si Eli Soriano sa grupo ni Nicolas Perez. Kailan nangyari na si Eli Soriano hinanap niya ang iglesia ng Diyos at umanib siya? Kailan nangyari yon? Nasa Biblia, umanib kami. Kailan nangyari? Bro, ang Biblia hindi yan superbook. Sa Biblia, hindi yan superbook ha? Yan ay pinatungan ng kamay ng Biblia si ano si Eli. Ano yung Biblia, may kamay? May kamay ang Biblia? Eh di kami pala nagbasa rito, pinatungan na rin kami ng kamay. Ganun ka yung mag-isip. Ano ba kayo, ikaw, nagbabasa ka ng Biblia, pinatungan ka na ng kamay dahil nagbasa ka. Anong klaseng logic yan, bro? At saka ito. Kasi Eli, sandali, nagbasa ng Biblia si Eli Soriano, pinatungan ng kamay yon at binigyan ng authority, nagbasa. Eh di lahat pala tayo, pwede na dahil nagbabasa kami lahat. At saka ito pa. Ikaw bro Ray, bago ka naanib sa MCGI, dumaan ka sa bautismo, tama? Dumaan ako sa doktrina, tapos bautismo. Doktrina, bautismo. Si Soriano ba dumaan sa bautismo? Oh, dumaan, binautismo oh. Siya. MCGI. Sino ang nagbautismo kay Soriano sa iglesia kinaaniban mo ngayon? Sa MCGI bro, MCGI, hindi iba, MCGI, sino nagbinyag sa kanya diyan? Si Perez ang nagbautismo sa kanya. Ay, hindi si Perez kasi umalis siya kay Perez eh. Hindi MCGI si Perez. Si Perez ang nagpaalis sa kanya. Siya ang umalis kasi ayaw niya na si Gugulan ang leader ng babae. Bro, MCGI ka mo. Sa MCGI. Alam mo ba yung ano bro? Alam mo ba yung sinabi ni Soriano? Bro, alam mo yung sinabi ni Soriano na hindi kami, kami ay iglesia ni YHWH. Alam mo ba yun? Ay, pangalan ng Diyos yan. Hindi, alam mo ba sinabi niya na ang kanilang iglesia ay iglesia ni YHWH, alam mo ba yon? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi, yung sinabi niya ba, iglesia ni YHWH, alam mo ba yon? Alam ko yan, kaya lang hindi yan ang sinabi sa amin, iglesia ng Diyos kay Kristo. Pakita mo na lang, Brando. Sige, at ipakita na sinabi talaga ni Eli Soriano na sila ay iglesia ni YHWH. Yan yung unang pangalan niyo eh. Yan yung unang pangalan niyo. Mapapahiya ka rito, bro. Oh. Kompleto kami ng dokumento. Pag kami nagdokumento sa inyo, nako. Kompleto talaga 'to, iglesia ni YHWH na. Mapapahiya ka rito. Oo. Namin ko na yung ano ha, yung sinabi ni Eli Soriano na kami ay iglesia ni YHWH. Try ko ano ito, YHWH. Wala. Dito tayo sa isa. YHWH. Ito, sabi ni Israel Baking. Eh, gaya naman eh. Wala naman kumbaga yung pangalan yung daladala. Eh, wala naman sa inyo karapatan na yun yung gamitin.
Ating aki makita sa screen ha. Aki makita sa screen yung sinabi ni ano ni Soriano ha. Ayan. Ito. Ate ipakita sa screen yung kanyang pagkasabi. Para sa para naman mayroon tayong ebidensya talagang binanggit lumabas sa kanyang bibig. Ito yung sinabi niya oh. Tingnan mo ha. Nakapirma ang Commission on Securities and Exchange Commission. Ayan, nakapirma ang Securities and Exchange Commission. Secretary. Inakabi niya ha? Nakapirma sila sa Securities and Exchange Commission. Sa anong pangalan? Na kami yung iglesia ni YHWH. Yan, na kami yung iglesia ni YHWH. Na kami yung iglesia ni YHWH. Yan, alam mo ba yan? Oh, na-equate na sa akin yan. Oh, yan. So, kayo ay nakarehistro unang-una sa pangalang iglesia ni YHWH. Tinatanggap mo yan? Natanggap po. Ngayon, saan mo nabas, saan natin makikita ang ebidensya natin nang lumabas si Eli Soriano, siya ay binautismohan dyan sa iglesia ni YHWH at sino ang nagbautismo sa kanya sa iglesia ni YHWH? Kasi Nicolas Perez. Eh hindi, ang kalaban niya rito, ang kalaban niya rito. Iglesia ng Suhay na, ano yung kay Perez, kay iglesia ng Suhay. Suhay ng katotohanan ano, Ben? Haligi at Suhay. Haligi at Suhay ng katotohanan na iglesia yun sa kanya, hindi naman YHWH eh. Ibang pangalan. Iba-iba iglesia yung pinagsasabi mo bro, lalayo na eh. Ang kalaban niya dito, si Jesse Antonio. Si Jesse Antonio, debater to ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay na katotohanan. Debater to ni Nicolas Perez ang kalaban ni Soriano dito eh. How come kinakalaban niya ang kanilang sariling debater? Tapos sasabihin niya na nakarehistro sila sa pangalan na iglesia ni YHWH. At saka abro dyan do, may concern ako about dyan sa registration. No? Kasi sa Catholic, malinaw doon sa binasa ni Bro dyan do kaganina na hindi kami katulad ng ibang mga other religion dyan na nagparehistro sa gobyerno. Kapatid na Ray, no? Tatay Ray, sa tingin mo Tatay Ray, dahil biblical kayo, may mababasa ba tayo, Tatay Ray, na dapat iparehistro ang Iglesia ng Diyos sa gobyerno, Tatay Ray? Sumusunod lang kami sa utos ng Biblia. Ang tanong, may mababasa ba tayo sa Bible na dapat iparehistro ang Iglesia ng Diyos? Meron o wala? Sagot dyan, sundin natin ang batas. Ang turo kasi ni Pablo at ni Pedro nang magpailalim tayo sa kapangyarihan ng batas ng isang bansa. Ganito. Ako naman na dyan doon, saglit lang. Kailangan magpailalim, ano? So, kung magpailalim ka sa batas, ibig ba nangangalugan ba ito na ang gobyerno is over the church? Ano? We have to follow the law kasi magulo. Sabi mo magpailalim ka. Ang mamalinaw yung tanong ko kasi sabi mo nga kinakailangan mo magparehistro. So kinakailangan ba na yung iglesia ng Diyos ay mapailalim sa ilalim ng gobyerno? Pailalim tayo sa batas ng gobyerno. So hindi na pwedeng maghahari. Yeah. We have to pay taxes, everything. Yes, kahit ang ating Panginoon Jesus sinabi niya, kailangan ibigay kay Caesar ang kay Caesar. Pero ang sasimpan, hindi mo pwedeng ibigay kay Caesar. Okay, so ang tanong ko ngayon, dahil pala, sabi mo ganina, dahil pala dapat ipailalim ang simbahan sa gobyerno ayon sa Roma 13:1-2, no? So, ang question ko ngayon, bro, so, dapat pala hindi maghahari ang iglesia dahil napailalim na sa gobyerno. So, hindi dapat maghahari ang iglesia. Ang iglesia, maghahari siya sa magtuturo siya sa buhay ng mga kapatid ng mga membro. Pero Wait lang. So, kaya nga, ibig mong sabihin, sa mga kapatiran lang, hindi sa buong mundo. It's a different question. Kaya nga, so sa mga kapatiran lang, hindi sa buong mundo. Kasi pag sinabi mong buong mundo, over ka sa government. Pero kung sa kapatiran ka lang, hindi sa buong mundo. Hindi, ang function talaga ng church, akayin ang member. No? Akayin. Kaya nga, pero... Pagharian mo sa gobyerno, kalabanin mo ang gobyerno, that is unbiblical.
Hindi naman sa kalabanin, bro. Hindi naman sa kalabanin. Ang ano kasi dito, tulad namin, kaming mga Katoliko. Tingnan mo, Kapitid na Ray. Tatay Ray, makinig ka muna. Hindi mo ba nakikita ngayon kahit sa social media ngayon? Ang Katoliko talaga hindi mapailalim sa gamay ng gobyerno. Hindi madiktahan ng gobyerno na kailangan ng mga Katoliko ipasa itong bill na ipinapasa namin dito na yung divorce bill, yung same-sex union, yung hukom bitay. Alam ba, hindi pumapayag ng Katoliko, may nagawa pang gobyerno? Wala, kasi nga hindi kami under ng Katoliko, hindi kami under ng gobyerno. So ibig sabihin, mas nagahari talaga ang iglesia ng Diyos kaysa gobyerno. Tama, mali. Mas ang gobyerno at saka ang simbahan dapat separate yan. Kung ano kaya yung... kaya nga separate, hindi nga sila, kaya nga separate kasi hindi under. Hindi kami under, tama? Ayaw nyo magpa-under, ayaw nyo. Lumanap, kasi nga hindi kasi mo pwede, hindi mo pwedeng i-under ang, kasi hindi nga, hindi nga, wait lang kapatid, no? Kasi nga hindi mo pwedeng i-under ang iglesia ng Diyos sa gobyerno lang. Iglesia ng Diyos, paandil mo sa gobyerno. Kaya nga hindi na ano. Tatay, kaya nga hindi na rehistro yung iglesia ng Diyos. Kasi nga hindi pwedeng maandir ng gobyerno ang iglesia ng Diyos. Ibig sabihin, lumalaban pala talaga kayo sa gobyerno. Rebellion pala talaga kayo. So I don't believe na kayo ang tunay. Hindi lumalaban ang gobyerno. Pakinig ka, ma. Lumalaban ng simbahan sa mga hindi dapat na... Bakit si Kristo lumaban ba sa... Si Kristo lumaban ba sa panahon niya o hindi? Then you don't have the right to preach and teach in the Philippines because you are not rejected. So ibig mo sabihin si Kristo walang right? Pakinig ka muna. Ibig mo bang sabihin si Kristo walang karapatan si Kristo na lumaban sa mga gobyerno ng panahon nila? Ako po, nagtuturo nga si Kristo. Kinalaban ba niya ang gobyerno o hindi? Hindi pagdating sa pananampalataya. Yes, Brother Wendell. Ito lang, dahil tayo... It's not registered. Bro, it can be considered kulurom. Dapat ipahuli pa nga sa DTI yan. Bro Ray, sabi mo, dapat sundin ang batas, no? Ang Katoliko nagiging rebelde para sa iyo, lumalaban. Sundin ang batas. Makinig ka muna, bro. Makinig ka muna. So, dapat sundin ang batas. Tanong, bakit di sinunod ng founder ninyong si Elisio Soriano ang batas para magharap sa korte sa warrant of arrest niya? Tumakbo patuloy. Iba yung warrant of arrest niya, gawa yun eh. Kasi hindi makasagot ang iglesia ni Manalo, doktrina laban sa doktrina. Anong ginawa? Na-mersonal. Pero batas yun, bro. Hindi sundin si Eli. Batas, tinatas yun. Case ni Brad Eli, dismiss na yun. Hindi, luksan ni Raul Gonzalez, yung dating justice secretary, dinala sa Manila, in-open uli. So walang magawa. Sabi mo, sumunod sa batas. Anong sabi ng lawyer sa kanya? Huwag ka lang pumalik sa Pilipinas dahil meron ng warrant of arrest. Ngayon, nagpapaliwanag ka. Sabi mo, dapat sumunod sa batas. Ngayon, nagpapaliwanag ka na. Eh, di ka rin sumusunod sa batas. Correct. At saka, ito na, sabi niya, sumunod sa batas. Kaya hindi tayo nakarehistro kasi hindi daw tayo sumunod sa batas. Sabi niya, ngayon lang. Eh, ngayon, ang tanong dito, kung hindi nagparehistro ang MCGI sa gobyerno, tawagin bang koloro mo hindi? Tatawagin kasi ay sumunod kami sa batas eh, nagparehistro kami. Ngayon ang Katoliko ba na hindi ipinarehistro sa gobyerno? Tatawagin koloro mo hindi? Kolorom talaga, wala kayong rehistro. Eh. Asan ang ebidensya mo bro na koloro Katoliko? Kasalawan niya. Diniklara ng gobyerno, dapat may ipakita ka na ebidensya na ang gobyerno mismo nagsabi, hindi yung ikaw lang. Kasi sino ka ba naman para paniwalaan na magsabing kulurong kami? Hindi nga sinabi ng gobyerno eh. So magpakita ka galing from the government, inisyo ng gobyerno na sinabi na ang Iglesia Katolika ay isang kulurong. Professional ano? Alin? Hindi ka registered. As an engineer, you are not a passer ng isang examination ng wag ka lang, bro. Sagutin mo yung tanong. Nasaan yung ebidensya mo? Nasa laway lang.
Wag mo kaming turuan sa logical reason kasi kanina ka pa wala sa logika. Sige, understanding eh. Bro, Re, ito bro Re, ha. Ang batas ng gobyerno sa pagpaparehistro ng iglesia, kailangang pumirma ang founder. Ngayon, pag kami pipirma, sino ang founder na pipirma? Talagang wala kayong founder. Sino nga? Paano kasi ang founder namin nasa langit. Kumayon na walang founder. Sino nga? Hindi ako naniniwala na ang founder ninyo ang Diyos. Hindi ako naniniwala. Sino nga? Lalo sino na kami, hindi ka naniniwala sino? Na kami sa inyo. Hindi kami maniniwala sa inyo na ang founder nyo ay Diyos. Eh, yung founder nyo nga, kitang-kita na sa madla na si Suryano lang. At ang founder nyo mismo nagsabi, hindi kami ang tunay na iglesia. Sinabi na ng founder nyo yan. Hindi mo na kailangan patunayan pa sa kanya na sila ay founder ng Diyos. Siya mismo kanina, kahit i-replay mo ito, sinabi niya ang founder nila si Eliseo Suryano. Siya yan nagsabi, hindi ang Diyos. Sinabi niya ngayon, hindi talaga kami ang tunay na iglesia. Tama naman talaga, hindi naman sila talaga tunay. Totoo yan. Talagang inaano ko yan na ang sinatag ni Brad Ailey dito sa Pilipinas, ganito, Badire, tanong ko sa iyo. Ayon sa turo ng simbahan, o sa turo ng Biblia, kanino ka dapat umanib, sa tunay na iglesia o sa hindi tunay na iglesia? Ay, sa tunay na iglesia. So dapat ba kaming umanib sa inyo? Ay, dapat lang. O, hindi kayo tunay sa akta. Tunay ba kayo? Kasi, ang nakianib... Tunay ba kayo na iglesia? Nakianib ko, hindi tunay. Tunay ba kayo na iglesia? Yeah, nakianib kami sa tunay na iglesia. Oh, hindi! Nakianib kayo? Sino nagtanggap sa inyo, bro? Paano kayo nakianib sa tunay na iglesia? Hindi na kayo tunay! Sino tumanggap sa inyo? Kung nakianib kayo, sinong tumanggap? Bro Ray, saan chapter ng tunay na iglesia kayo umanib? Tunay na iglesia kayo umanib? Saang lokal? Sa mababasa natin yan sa Acts. Acts ano? Acts chapter 20 verse 28. Saang lokal ng iglesia ng Diyos umanib si Eli Soriano kung saan dumaan siya sa bautismo na may nagbautismo? Kami sa turo ng Diyos na umanib kami ituro yung... Hindi yan, bro. Iglesia. Hindi, lahat ng Kristiyano sa Biblia dumaan sa bautismo. Lahat, pati ikaw, hindi ka makakaanib dyan sa iglesyang yan kung hindi ka dumaan sa bautismo. Ang tanong ko eto, si Eli Soriano matapos niyang iwan si Nicolas Perez sa ang lokal ng iglesia ng Diyos siya, umanib, sinong ubispong tumanggap sa kanya at nagbautismo sa kanya? Sino? Si Nicolas Perez. Hindi nga si Nicolas Perez kasi narating nila ang Espanya, narating nila ang Tesalonika, ang Pilipos, narating nila yan. At lahat ng umanib sa kanila dumaan sa bautismo. Ngayon, paano narating ng Iglesia ng Diyos ang Pilipinas kung saan doon umanib si Eliseo Soriano? Sa Biblia, sa pamamagitan ng Biblia. Kaya bro, hindi Biblia. Sino ba bautismo Biblia? Hindi, si Nicolas Perez, sinabi ko na nga eh. Si Nicolas Perez. Si Nicolas Perez ba, MCGI o hindi? Iglesia ng Diyos si Nicolas Perez. Okay, MCGI ba o hindi? Tanong, MCGI ba o hindi? MCGI ba o hindi? Ah, hindi, hindi MCGI. Wala okay, so, sige. Nagkaroon na ng MCGI nung pinarehistro ni Chris Brad Ailey. Sino ang nagbautismo kay Soriano sa MCGI? Sino? MCGI ka bro eh. Dapat doon ka mag-focus lang ha. MCGI please. Mag-focus ka doon. Huwag ka mag... Yan ang registered name namin sa siya. Yun nga bro. Kaya talagang nagbautismo kay Brad Ailey si Nicolas Perez. Bro, alam mo yung nasa unang 1:18? MCGI ang tanong bro. Bro, alam mo yung nasa unang Juan 2:18, alam mo ba yun?
Hindi ko na, no, basahin natin. Oh, sige, babasahin hanggang ko, ha? Hanggang 19. Oh, sige, ito, babasahin ko para makita niya. Ito. Unang Juan 2:18. Ito ang sabi rito. Mga anak, malapit na ang mga huling araw at tulad ng narinig ninyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo. Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo, kaya alam nating malapit na ang mga huling araw. Kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin. Sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalag nila, nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. Ayon sa Biblia, bro, sino ang Antikristo? Yung tumiwalag o yung nanatili? Ang ano diyan, hinulaan sa Biblia na hindi sagot, bro. Sagot muna sa tanong. Ang Iglesia ni Cristo na tinubos ng dugo ni Cristo, meron talagang dadating, no, ng mga bula ang iba ang Acts 20. Meron ba ano? Bro, ayon sa talatang binasa ko ngayon, alin ang Antikristo? Yung tumiwalag sa iglesia na binili ng kanyang sariling dugo o yung nanatili doon? Ang tumiwalag. Tumiwalag. Si Eli Soriano ba? Tumiwalag ba si Soriano? Ay, hindi siya tumiwalag. Pumiwalay siya kasi ayaw niya ng leader. Hindi, na ang tanong ko ba, tumiwalag ba si Eli Soriano kay Nicolas Perez? Yes or no? Ah, hindi. Patay na si Nicolas Perez nung umalis siya doon. Ay, tumiwalag na siya sa iglesia. Dahil kay Gugulan. Yan nga. So, hindi kayo under kay Libita Gugulan. Yes or no? Tumiwalay nga kami kay Gugulan. Oh, tumiwalag. So, tumiwalag kayo. Tama o mali? Tumiwalag. O, tumiwalag. Ayon sa talatang ito, alun, sino ang Antikristo? Yung tumiwalag o yung nanatili? Hindi. Tama yung pagtiwalag kasi babae yun. Bawal hindi. Sa Biblia. Bawal sa Biblia ang mamumuno sa iglesia. Itiniwalag ba ni Eli Soriano si Gugulan o hindi? Ah, hindi. Hindi siya tiniwalag. Siya ang humiwalay. Ah, siya ang tumiwalag. Ngayon, sa talatang ito, sino ang Antikristo? Yung tumiwalag o yung nanatili? Siyempre yung tumiwalag. Pero si Eli hindi tumiwalag. Sa sitwasyon ngayon ni Libita Gugulan nung siya pumalit sa kay Nicolas Perez, si Libita Gugulan ba nanatili sa iglesia o tumiwalag? Hindi ko na alam kung nanatili si Libita Gugulan sa iglesia. Basta kami tuloy-tuloy. Nung pinalitan ni Libita Gugulan si Nicolas Perez under sa authority ng mismong founder, tanong, si Soriano ba nanatili o tumiwalag? Eh, humiwalay siya. Hindi siya tumiwalag. Humiwalay. Kasi ayaw nga niya na si Libita Gugulan ang mamuno sa iglesia. Bawal yan. Binasa nga niya sa Isaiah yan. Humiwalay ba tumiwalag? Hindi pareho. Tayo dyan. Walang record na itiniwalag siya. Dapat mayroong black and white. Pero umalis siya, bro. Umalis siya? Umalis. So, basahin natin ulit yung ano, bro. Yung unang Juan 2:19 sa Magandang Balita Biblia. O ano ba yung sinasabi dito? Napakaklaro nito. Sabi dito, kahit sila'y dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit, umalis sila. Kaya't maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin. Umalis. Ibig sabihin, kayo yun. Kasi sumama ka sa umalis. Ito pa. Bro, sino ang overall servant nyo nung taong 300? Ano? Overall servant nung taon? 300. Sino ang overall servant nyo nung taong 300? Iglesia ng Diyos kami umanib eh. Sino bro? Sino ang overall servant ng iglesia? Walang alam bro. Nung taong 300? Hirap, kuya. Wala ka alam. Taong 300. Oo. Oh, ulit-ulit na. Kasi nagsimula ang dating dan, na-register dyan. 1986 yata yan. Ah, bago okay. Pa lang pala. Latest pala yung 1986 lang pala. Brodyando. Yeah, bago pa lang eh. Oh, bago pa lang. Brodyando. Oh, Brother Wendell. Ay, ito lang ang tanong ko kay Bro Ray, pangwakas kong katanungan. Ito lang, napakasimple. Bro Ray, alam mo ba sino ang founder ng Iglesia ni Cristo 1914? Oh yeah, si Felix Manalo. Alam mo ba kung sino ang founder ng Seventh-day Adventist 1844? Wow, very good. Sino ang founder ng MCGI? Si Brad Danyar, Brad Eli Soriano, Eliseo Soriano. Very good.
At sangayon ka rin, Bro Re, na ang tunay na iglesia, tatag talaga ng ating Panginoon Jesu Kristo. Oh yes, totoo yan. Very good. At sangayon ka ba, Bro Re, na basta tunay na iglesyang tatag ni Kristo, walang sino mang tao na makapagturo na ordinaryong taong nagtatag nito? Sangayon ako. Very good. Kailang, sino, ganito, sino, brother. Paano mo mapapatunayan na ang inyong iglesia, ang founder Diyos? Okay, ito ang follow-up ko na si tanong. Dahil sangayon ka na ang tunay na iglesia ay tatag ni Kristo, at sangayon ka na basta tunay na iglesia, walang sino mang tao na makapagturo ng ordinaryong tao na nagtatag sa iglesyang tunay. Tanong, sino ang ordinaryong tao na maturo mo na nagtatag sa simbahang Katoliko? Ang una niyan si Constantine. Constantine, ang emperador ng Roma ang nag-ano ng Katoliko. Nag-assign siya ng Pope. Ah, okay. Sabi mo si Constantino, nang sinabi ni Elisio Soriano, hindi ko alam sino ang nagtatag sa Katoliko. At ibig ba sabihin, mas may alam ka pa ni Soriano dahil si Constantino? Sinabi niya na hindi niya alam kasi hindi niya madirekta na sino talagang nagtatag sa Katoliko. Pero merong topic, meron siyang napakinggan ako sa Bible Expo na ang Katoliko hindi niya masabi na 666 kasi marami pang maling pananampalataya, bulaang pananampalataya. Isa lang yung Katoliko. Pero hindi niya masabi na 666 ang Katoliko kasi marami pang darating. Okay. Nang ginamit kanina ni Bro Jando ang Young's Student Encyclopedia, di po ba sabi mo na dapat ang batayan ay Biblia? Oh, Biblia talaga. Okay, very good. Nang sinabi mo na si Constantino ang nagtatag sa simbahang Katoliko, saan yan sa Biblia? Ah, oh, wala yan. Sa history yan. Sa history. Okay, very good. Saang history natin mabasa na ang Catholic Church tinatag ni Constantino? Nasa ano yan eh? Nasa history yan. Napag-aralan ko yan sa seminaryo eh. Oh. Anong pamagat? Church history namin yan eh. Oh. Okay, yun lang ang tanong ko, Brajando. Maraming salamat. Wala. So, ganito. Okay. Ganito. Okay. Kasi inaano na ako ng gwardiya eh. Maingay na raw ito sa loob ng compound namin, no? So, ito lang masabi ko. Kung wala pala kayong rehistro, eh talagang kulorum kayo. Kasi that is required by the law. Bro, kung kulorum kami, bro, bakit lang nakulang nagkukulong namin, bro? Tapos, at the same time... Hindi, sagutin mo yun. Kung kami kulong, bakit walang gobyernong humahabol sa amin para kami pakulong? Eh siyempre, lahat ng ano ng gobyerno, ano eh, na hawak ninyo sa ano eh. So saka, tinatanggap mo na ang gobyerno mismo hindi kumikilala sa amin na kulorum? Kasi ang gobyerno kasi, karamihan ng members dyan, karamihan ng mga tauhan ninyo dyan, mga member ninyo. So, Mali kasi si Congressman Marcolita nga, gusto nga niyang patanggalin ang mga cross eh. So hindi namin nga, wag mo kami paratangan. Kasi si Marcolita nga, gusto niya tanggalin ang cross sa lahat ng hospital sa buong Pilipinas. Kaya mali yung mga paratang mo. At kaya nga sinabi ko sa inyo kaganina kapatid, na hindi ka pwedeng ma-under, ang iglesia ng Diyos hindi pwedeng ma-under sa gobyerno. Totoo yung sinabi mo, respetuhin ang batas mo rin, hindi pwedeng i-under. Sabi nga ni Panginoong Hesus Kristo sa kanyang pangangaral, ibigay niyo kay Caesar ang kay Caesar, pero ang sa Diyos ay sa Diyos. Magkaiba 'yon. At kung under kayo kung under kayo ng gobyerno, wala kayong karapatan maghari sa buong mundo. E ano bang sabi ni Kristo sa kanyang iglesia? O basahin mo, kapatid, pahayag 5:10. Ginawa mo silang lahing mga maharlika na mga pari na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. Eh kung under yan ang gobyerno, hindi na maghahari sa lupa, kapatid. Kaya nga kita pinipilit kayo na ipaunawa na ibig mong bang sabihin din, under kayo ng gobyerno, hindi kayo pwedeng maghari. Hindi, kontra sa Biblia yung sinasabi mo. Anong kontra? Sabi na nga dyan, maghahari sa lupa, mga pari pa. Eh si Soriano ba, pari? Hindi.
Teka muna, yung nag-utos si Pablo at saka si Pedro na ipanalangin. Pahayag 5G's yan, bro. Bro, pahayag 5G's yung binabasa niya, bro. Ngayon ka ba sa binabasa ni John Ray, pahayag 5G's. Ngayon ka ba dyan, tungkol ka. Bro, bro. Brother Ray, ngayon ka ba? Brother Ray, ngayon ka ba sa binasa ni John Ray sa pahayag 5G's o tutol ka dun? Ano yan? Yung payo is na ang iglesia maghahari sa ibabaw ng lupa. So hindi siya under sa gobyerno. Sa ngayon, wala pa maghahari ng iglesia ngayon sa ibabaw ng lupa. Oh, wala pa. Pero dyan, pakibalik ka yung binasa mo. Pakibalik ka yung binasa mo. Ayan, napakalino. Mga pari, maghahari. Ayan ha. Ginawa mo silang lahing marlika at mga pari na itinalaga. Itinalaga ha. Ano talagang inanoint ng Diyos, itinilaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa, kapatid. At yung binabasa mo, hindi naman paring Katoliko yan eh, Romano Katoliko. Hindi. So hindi mong sabihin, dahil hindi paring Katoliko, saglit, dahil hindi paring Katoliko, ibig mong sabihin, dalawang reliyon na pinag-uusapan natin dito ha, hindi natin dinadamay ang iba kasi usapan lang to ng MCGI at Katoliko. So kung hindi paring Katoliko yan, so ibig mong sabihin, paring MCGI. O di, binibigyan ng karapatan na ang bawat mananampalataya kay Kristo, binibigyan niya ng karapatan. Hindi, layo naman ang tanong. Layo ng sagot. Ang tanong niya, pari ba yung Katoliko o pari ng MCGI? Sinong pari yan? Bro, parang yan ang tunay na iglesia ng Diyos na ako. Kaya nga, dalawa tayo nag-claim kami kasi bro, nag-claim kami na kami ang tunay. Kayo, kahit hindi kayo nag-claim na kayo ang tunay, pinapalabas mo na tunay kayo. Kaya nga, dalawa lang. Huwag nating idamay ang iglesia ni Kristo, ang saksi ni Jehovah, ang bunagin, etc. Huwag nang idamay yun kasi ang nag-uusap ngayon, Katoliko MCGI. Sabi mo, hindi naman yan paring Katoliko. So dahil hindi yan paring Katoliko, ibig po sabihin, paring MCGI yan, tama? Ah, hindi ko sinasabi. Pari yan ng... Kasi wala kayong pari! Tama! Wait lang. Wala pa rin dyan eh. Sabi niya, pari yan ng unang iglesia. Yung mga taong sumapalataya sa Diyos. Wait lang. Brother Ray, ang sabi mo, pari yan ng tunay na iglesia. At kayo ay umanib sa tunay na iglesia. Tanong, sinong pari ngayon ang tunay na iglesia? Ano? Sinong pari ngayon sa tunay sabi na mo, iglesia? Sabi mo bro, ang mga paring yan ay pari ng tunay na iglesia. Sunod, sabi mo, kayo ay umanib sa tunay na iglesia. Ang tanong, sino ngayon ang pari ng tunay na iglesia? Ang mga sabi nila bro, biblical sila. Sabi mo, biblical kayo ha, pari nakalagay dyan. Yan, pari yan, pari ka bro, pari ka. Biblical, ha? Ang maghahari sa balat ng lupa, Brother Angel, ang sabi sa Revelation, ang itinalaga ng Diyos na maghahari sa balat ng lupa ay ang mga pari. Kaya nga, ang simbahan namin na pinamumulungan ng mga pari, hindi under ng gobyerno, hindi rehistrado kasi nga naghahari, kami nga naghahari eh. Hindi. Ang ano talaga yan, dapat sumunod kayo sa gobyerno kung tunay si, na... Bro, iba ang sumunod, bro, iba ang... Brajando, Ito na lang. Ito lang bro, dahil palagi niyang inulit-ulit na sumunod sa batas, sumunod sa gobyerno. Ito lang, pahabol. Palaging inulit-ulit niya. So, bro Ray, pahabol ko lang. Dahil palagi mong inulit-ulit na sumunod sa gobyerno, sumunod sa batas, yun po bang jurisprudence sa Korte Suprema, bro Ray, dapat sundin din yan. Ano? Anong jurisprudence? Batas. Ang inilabas na desisyon sa Supreme Court. Anong desisyon po yon? Ito, ang mabasa natin sa Partnership and Private Corporation sa aklat na The Law on Partnership and Private Corporation by Hector S. De Leon, page 532. Berlin versus Ramirez jurisprudence na ang sabi, the Roman Catholic Church is not registered, not like other religious societies and churches in the Philippines, because it has been recognized as juridical person since time immemorial. So dapat ba ito sundin o hindi? Dapat sundin yan.
Very good. Supreme Court yan eh. Wow. Ayan. Very good. Okay, so, dahil lagpas natin sa oras. Bro, Yando, ako lang. Kasi kinakatok na ako ng security guard dito sa ayun nga. O, yun nga. So, kung ipapahintulot sana. Bukas. Bro, papayag ka ba, bro? Bukas ng gabi tuloy tayo sa talakayan? Oo. Yung ibang okay. Issue naman, Brother Yando. Yung okay. Ibang issue naman kasi natapos na ngayon yung kahit hindi, walang closure, hayaan na natin yung manonood at sa kanya, no, kung sino ang tama. So, natapos na yung iglesia kung dapat bang maristo hindi. At least, palabas na natin itong mga ebidensya na sa kanya na yun. Hmm. So, babalik siya bukas, Brother Yando. Ibang, okay, ibang ano naman, ibang topic naman. Ano, payag ka, bro, Ray? Balik ka bukas ng tabi? Request kasi yun ang mga chat group ko dito eh. Na... Ay, kami naman magre-request pa doon eh. Kami naman magre-request ngayon. Ay, balik ka bukas, pag-usapan natin ang doktrinal. Tama bang doktrinal ng MCGI o tama bang doktrinal ng Katoliko? Alin sa dalawang tala? Balik ka bukas. Okay, sige. Pag-usapan sige, natin. Yeah, ayan, maganda yan. Sige, so ang sa akin lang muna, huling conclusion lang, meron siyang may contradiction siya kay Ilisoriano. Sabi ni Soriano, ang Katoliko tinayo 2,000 years ago. Sabi niya, ang Katoliko tinayo ni Constantino. So, ibig sabihin, si Constantino pala 2,000 years ago nandiyan na. So, may contradiction talaga sila ni Soriano. No? Ang sabi ng Catholic Encyclopedia, 500 years nang umakyat si Cristo bago sumulpot ang Catholic. Ano 500 years? Catholic Encyclopedia daw, bro. Sinabi ni Soriano. Nagkaroon ng pangalan ng Roman 1870. 1870. Oh, sige, 1870. Lagyan nyo na sabi mo, bro, ang bro. Universal Church. Oh, sige, sabi mo, bro, 1870 nagkaroon ng pangalan ng Iglesia. Anong pangalan ng Iglesia? Ng pangalan, nilagyan nyo na, ang Catholic dati ang pangalan nyo eh. Nilagyan nyo lang ng Roman. Ngayon, bro, yung anong pangalan ng Iglesia na ito umasok sa Pilipinas? Ano? Anong pangalan ng Iglesia na ito ay pumasok sa Pilipinas? Hello, ano? Anong pangalan ng iglesia nang ito'y umasok sa Pilipinas? Ano, hindi umano sa Pilipinas? Yeah, sabi mo kasi ang pangalan nagsimula sa 1870. Hello. So, ibig sabihin, Bro Angel magsalita. Oh, 1870. Ibig sabihin, anong pangalan ng iglesia noong 1521? Eh, Catholic Church na yung dala ni Magellan. Oh, Catholic Church. Okay. Ng Roman Catholic Church yan. Yung sinabi ni Elisoriano na ang Katoliko tinayo 2,000 years ago. 2,000 years ago, anong year yun? That was 2,000 years ago. Mga panahon niya ni Cristo, mga after death na yan eh. Oh. So sabi mo 2,000 years ago, panahon ni Cristo. Nang sabihin ni Soriano, ang Katoliko tinayo 2,000 years ago, mali siya dun o tama siya dun? Ah, mali siya. Ah, tama siya. 2,000 years, tama siya. Oh, kung ang Katoliko nagsimula 2,000 years ago, anong tinatag ni Constantino? Constantino, nakipag-partner siya sa Katoliko. Hindi. Nakipag-partner. So, hindi siya ang nagtayo. Tama. Siya ang, ano niya, ano ba yung paliwanag ni Brad Ely nun? Na, so, nakipag-partner siya, so hindi siya nagtayo kasi nakipag-partner siya eh. Nilegalize yung Katolik. Hindi ba? Itinayo ni Constantino yan, inano lang ang Katolik. Bro, paano itatayo ni Constantino ang iglesia na 2,000 years ago andyan na? Pakisagot nga yan, bro. Bigyang linaw lang natin, ha? Paano itatayo ni Constantino ang isang iglesia na 2,000 years ago andyan na? Ang Kristiyano... Hindi, yung Katoliko! Yung Katoliko! Ang Kristiyano na galing sa Biblia, that is not a Catholic Church. Bro, yung Katoliko si ba? Nagtatag na siya ng Katoliko. Bro, wait lang ba? Yung Katoliko ba, sabi ni Soriano, hindi niya kilala kung sino ang nagtayo ng iglesia Katolika. Maliwanag ang pagkakasabi, Iglesia Katolika, 2,000 years ago. Ang tanong, paano itatatag ni Constantino ang isang iglesia na tinatag na pala 2,000 years ago? Yan ang tanong ko. Yung sinasabing Catholic, no, na nagmula sa Biblia, that is the Church of God. That is the Church of God. Nagkaroon lang ng Roman yan. Bro, Iglesia Katolika, tinatanong ni Melvin Ocampos kung hindi si Kristo ang nagtayo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sino? Yun ang tanong ni Melvin Ocampos. Ang sagot ni Brother Eli Soriano, hindi ko kilala kung sino ang nagtayo ng Iglesia niyan. Iglesia Katolika, kasi hindi pa ako tao niyan 2,000 years ago. Totoo yan. Sa
sabi nga niya. Ang tanong, paano itatatag ni Constantino ang isang iglesia kung 2,000 years ago andyan na pala? Ang iglesia na sinasabi na 2,000 years ago, no? Mula sa biblical Christian church yan, ang iglesia ng Diyos. Bro, ang tanong ni Melvin Ocampos, bro, ulitin ko kasi kami magkasama niyan eh. Ang tanong ni Melvin Ocampos, kung hindi si Kristo ang nagtayo ng iglesia Katolika Apostolika Romana, sino? Kaya ang sagot ni Soriano, hindi niya kilala kung sino ang natatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana kasi hindi pa siya tao noon 2,000 years ago. Sabi mo si Constantino. Ang tanong, paano itatatag ni Constantino ang isang iglesyang nandun na pala 2,000 years ago? Ang sinabi ni Brad Ely sa isang Bible expo niya, hindi, si Constantino... Sagutin mo yun, bro, kasi contradiction yun eh. Contradiction yun eh. Kaya nga, tinatanong kita. Kasi contradiction yun eh. Paano itatatag ni Constantino ang Iglesia Katolika kung naitatag na pala ito 2,000 years ago? Hindi ko masagot yan ah. Ay, nakunta mo. Sa inyo, tinanda yan, Brother Jando. At yan na natin, Brother Jando. Medyo... Galit na yung guard. Maganda yun. Basta ulitin ko ha. Ang tanong ni Melvin Ocampos noon, kahit hingin mo pa yung full video niyan sa MCGI, ang tanong ni Melvin Ocampos niyan, kung hindi si Kristo ang nagtayo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, sino? Yun ang tanong ni Melvin Ocampos. Pero, dinilit na nila, ewan ko, pero before niya dinilit yun, nakakuha na ako ng kopya. So, ayun nga. Hindi na dinilit yan, napapanood ko pa yan eh. Ayun nga, yun nga ang sagot niya. So, Iglesia Katolika Apostolika Romana ang main subject ng tanong at yun ang sinagot ni Soriano na tinatag 2,000 years ago. So, kung tama yung sinasabi mo na si Constantino nagsimula, paano itatadag ni Constantino ang isang iglesyang nandun na pala 2,000 years ago pa lang? So, nahirapan ka kasi kontra. Ibig sabihin niyan, bro, kontra-kontra sila. Kontra-kontrang aral. Si Eli, 2,000 years ago, si tatay, Constantine. So Constantine kontra sila. Ibig niyo sabihin, pareho kayong walang alam. Sige, tapos na 'yan. O sige, bukas ng gabi. Pag bumalik si Tatay bukas ng gabi, kung sino nagbigay sa iyo ng Zoom link bukas, pakibigyan niyo ng Zoom link bukas ulit si Tatay kasi every night iba-ibang Zoom link ginagamit natin. So bukas ng gabi bigyan niyo ng ibang Zoom link si Brother Ray Sinina. At tuloy tayo. Pag andyan si Brother Ray, postpone muna ang testimony night para lang kay Brother Ray. Pagbigyan na lang natin to kasi yan ang lagi nila pinag-iayabang dati nung si Soriano ay buhay pa. Gumawa rin kayo ng programa ng gaya nito. Kung saan kami naman ang magtatanong. Eto na. Magipagtala kayan tayo. So, Brother Ray, bukas ng gabi. Balik ka ha? Okay, sige. O, sige. Kung sino man nagbigay sa iyo ng Zoom link, paki